Ma, kamusta po kayo? Kamusta Dito po? ako sa ano, sa Italy ngayon. Uy, at Italy. Gusto ko rin mag-business ng clothing line sa Pilipinas. Apo. Ngayon, gusto kong, kaya katulad nyo, no, Boss Arvin, di ba sa clothing line kayo? Apo, kami mga yung kaibigan gusto ko kong po. Gusto kong ng mga t-shirt na magandang gamitin yung quality. Actually, meron na akong mga design. Meron na rin akong brand name. Tapos, yun nga, naghahanap ako ng mga t-shirt na blank shirt. Isang maganda makakuha. Ang concept ko kasi, meron din akong kausap dito mga friend ko na mga Italian. Kumbaga, dito kami gagawa ng commercial, pero mga market sa Pilipinas. Mga ganun ba? Ngayon, naghahanap ako ng mga t-shirt na maganda. Yung quality, pero yung affordable din. Ngayon, pag naging okay yan, kaya angkat ko rito sa Italy. Dito lang ako malapit sa Milan. Ngayon, nag-usap nga kami, gagawa nga kami commercial dito sa Milan. If ever na matuloy yan. Pero naka yung mga design. Tapos t-shirt na lang problema ko niyan. Marami akong kinakausap ng mga manufacturers sa mga page. Kaya lang, siyempre, alam niyo sa panahon ngayon, baka mamaya, mabogus. Hindi naman lahat. Kaya lang, ngayon pala, dyan naman kayo. Pwedeng makapagbigay ng ganda idea. Kasosyong Sef, ako hindi ko ma-offer kasi na ma-supplyan ka ng damit kasi sikreto namin yung damit namin sa cargo. Ano yun eh, dinulublob pa namin sa ano yun eh, sa pawis ng kalabaw. Tapos sa unang hamog ng liwanag ng Nobyembre. Ayun yung mga proseso namin. Ito kaya talagang ano yun eh, malupit yung t-shirt namin. Grabe nga bro, ang kapal ng t-shirt nyo. Nakailang t-shirt na ako ng cargo bro, tayo hindi pa rin kumukupas yung tela. But ano yung telang yun? Ano nga yun, dinulublob nga namin sa pawis ng kalabaw yun. At saka sa hamog ng, unang hamog ng Nobyembre. Yun ang proseso nung paggawa ng tela na yun. Malupit bro, malupit. Yung sa amin, yung set. Hindi ba kayo nagbebenta ng blank shirt? Hindi kasosyo eh. Kasi yun yung ano namin eh. Kasosyong Sep, kung anong available, pwede na yun. Start bro, small Sep, lang kung may, natatakot ano, ka. Ko, may isasuggest ako sa inyong isang brand. Since nasa clothing line din ako, which is yung Rap sa Lifestyle. So, what I can suggest, as a beginner sa clothing line, ang brand na piliin mo, either Fruit of the Loom or Gildan. Yun lang dalawang yun. Okay. Hindi, ibig sabihin nyo, kunyari, yung Gilda na yun, Fruit of the Loom, tatanggalin ko yung etiketa, papalitan ko na yung pwede, brand pwede. Dito. Okay lang yun, no? Pwede siya, oo. Tapos, paggawa ka ng sarili mong etiketa, yung mga embroidered na etiketa. Yung Google ba yun? Marami nga nakikita doon sa, ano, sa page, kaya lang, hindi ko lang alam kung, siyempre, mahirap eh. Kasi nandito nga ako sa Italy, meron na akong mag-asigaso dyan na isang friend na. Sige sir, suggest ko sa'yo, mag-join ka sa group ng The Local Clothing PH. Hindi, actually nandun ako eh. Ah, nandun ka na sir. Okay. Yung ano ko, yung actually yung brand name ko, ano eh, Youth Gone Wild. Nice. Saka, yung dalawa yung ano ko eh, yung ano kong t-shirt, tsaka yung You're the Man. Actually, meron na nagbebenta-benta na rin ng konti. Kaya lang, dahil nga may nakausap nga ako rito ng mga Italian, dahil nagugustuhan nga nila yung ano. Kasi pag dito ako bumili ng mga t-shirt, ang mahal. Dahil na iba yung patakaran dito, kailangan mga documents. Hindi ka tun sa Pilipinas, kahit wala kang documents, pwede mong kapisahan. Kaya lang, yun nga, nag-aap din ako talaga ng mga t-shirt. Pag okay yan, iangkat namin dito yan. Ah, so dyan yung sila ipoproduce sa Italy? Pwede rin dito, pwede rin dyan. If ever, sir, ang habol nyo is profit talaga, hindi passion. So, hindi, passion mas, din. Kaya lang, passion din. Passion din, kaya lang, siyempre, kasi nga, dahil nga may mga friend din ako na gusto kong magano sa mga t-shirt. Tapos, pagaling Pilipinas kasi, mura lang naman yung ones hindi sa atin, hindi ka pa dito mahal. Oo, sir. Kami, sir, namili kami sa dalawa, which is if profit or passion ang unahin namin. Pero inuna namin passion. Bakit? Kasi gusto namin yung ginagawa namin, unang-una. So, hindi namin habol profit. So, ang ginawa namin nung una, binenta muna namin siya at cost. Kung ano yung cost of goods plus cost of power. So, in-add lang namin yon. So, nung una mura yung benta namin kasi nagpapakilala pala kami sa market. And then, nag-market na kami sa iba-ibang platform like Lazada, Shopee. Doon na kami nagtaas ng presyo. Kasi, sa October nga, kasi taga-Kalumpit ako eh. Sa October, mga 15,
merong ano, magpo-photoshoot kami dun sa Malolos Convention, sa mga nag-skateboard. Meron kasi ano dun eh. Kumbaga, yung mga design na ano ko, papa-photoshoot ko lang din dun. Oo, yung, kumbaga, yung, yan yung una. Mm-hmm. Tapos pag-okay na, dito na sa Milan. Ayun. At saka sir, ano, stick ka lang muna sa isang niche. Huwag ka muna mag-iba-iba ng design. Basta isang niche lang muna. Isang, kumbaga, isang design lang muna. Focus ka lang muna sa isang design. Kunyari, yung tinatarget nyo is yung mga streetwear. O streetwear lang muna. So, stick ka muna doon, sir. Kahit isang design lang? Yes, isang design. Pero, hindi ko naman sinabi isang design na yung isang logo lang or isang design. Mm-hmm. So, mag-iiba-iba din kayo, mag-i-innovate din kayo ng design. Pero yung sinasabi ko is niche, yung makaka-relate yung market. Kasosyong Zep, kailangan mo ma-experience muna na magpagawa dito tapos ipadala dyan. Kasi may experience ka na katulad namin noon, nagpadala kami ng ilang piraso sa Dubai, okay lang yun. Pero nung lumagpas na ng ganitong piraso, inanapan na kami ng resibo, lalo na hindi branded. Oo. So kailangan may kumpanya ka dito sa Pilipinas na may resibo. O, basta may ganun kasi, may process na hindi mo alam, walang nakakaalam. Kaya nga. Sure, start small mo yon kahit na ilang piraso lang muna. Kasi baka mabigla ka dun, maharang, maputol yung transaction. Hindi, yun nga, yung ang gagawin nga sa October, yung design, tapos kasi mayroong, by November, may babalik ng Italy, papadala ko ng mga t-shirt. Testing lang muna yung proseso. Yun. Testing nga lang muna. Kasi mabigla rin kami dun. Yung quality ng t-shirt eh. Pero sir, from perspective dun sa mismo may-ari ng clothing line, no, medyo masalimuot ang sa una ha. Hindi kita dinidiscourage, pero talagang sa una masalimuot yan. Di ba, Arvin? Pag nagsisimula ng clothing line, medyo ano eh. Di ba? Okay. Nakahanda naman. Yun, very good. Hindi naman yung parang pag nag-business na kailangan bumalik. Hindi ganun. Yes, totoo. Sir, pwede mag-share. Sige, kasosyong Earl, please. Sir, dito ako sa South Korea. Bali... Hi. We love Korea. Hashtag. Bali, business ko din po yung clothing line. Wow. Hanggang ngayon din po. Bali, may iniidolo po kasi akong vlogger. Bali, nagpa-ano po ako eh, tawag dito. Naging reseller po ako ng ano niya, clothing line. Oh. Kung, ano po, yung kong clothing po, si Kong. Very good. Opo. So yun Bali, yung distributor ano, sir, ka ni Kong dyan sa South. Ikaw ang distributor ni Kong sa South Korea. Yes sir, dito sa South Korea, buong Korea sir. Hindi, nagkita na kayo dyan. Buong ano sir, bali kung pro po. Nagkita na kayo dyan, pumunta siya dyan. Ay hindi sir. Ay hindi. Di ba nagpumunta yun sir? Sige, kwento mo nga. Anong kwento mo yung... Sa Japan yun sir. Ah, sa Japan ba yun? Bali sir, yung ano, nagbakasyon po kasi ako sa Pilipinas. Yes. Sinabay ko na rin yung pag-angkat ko ng ano ng mga t-shirt. So naka-less po ako ng ano ng tawag dito, yung freight cost natin. Tapos pagbibenta po natin siya dito, talagang sabihin natin triple po yung ano magiging ano natin price. So gain po tayo doon siya. Kung sa Milan niyo naman po ibibenta sa Italy, talagang gain po kayo kung profit po yung pag-uusapan sir. Tapos, yun lang sir, i-push lang din natin yung ano. Hindi mo pa na experience na ano, na ikaw yung nagpadala, nag-import? Sa Pilipinas? Galing sa Pilipinas, sa punta dyan sa South Korea. Hindi pa po. Pero ang ano po nila, ang process nila, ano, DHL po ata, ganun. Hindi ko pa na, ano. Mas malaki po ang ano eh, ang tax po ng ano eh, talagang may tax po talaga. Pag nakita rin ng customs, tatagayin po kayo ng ano, ng custom. So better po, may tinatawag po kasi kami dito ng biyahera. Yun ang negosyo din nila dito, yung pabalik-balik lang, Korea, Pinas to Korea. Mas mura po dun, sir. Baka sa Milan po, may kakilala po kayong ganun, mas mura nyo po siyang mababayaran, sir. Hindi, meron dito nun, 10 euro per kilo. Eh. Yung mga Filipino movie, bali ganun mangyayari. Kasi yan sa akin kasi, okay. Ang gusto kong maging ano pa, isa, yung makapagawa ng commercial dito ng clothing line ko. Dito sa Milan kasi, yung isang ginagawa yung mga shooting ng mga Armani, Versace. Yung dun yung, isa yung sa plan ko. Siyempre, pag nakita, Pinoy yung mayari. Tapos ma-market mo sa sa Philippines, di ba? Malupit. So, pero kumbaga, napanood ko kay Boss Arvin dati, yung maliit na company ka, pero pag nilaunch mo, kala mo malaking company na. Yung mag-ganun ba? Okay. Yung isa sa target ko. Kumbaga, nag-umpisa ka, pero ang dating mo, big time. Pero maliit ka pa lang nun. Di ba? Yes. Maganda yung ano mo, model mo, kasosyong Zep.
Kaya nga, nag-ano lang talaga ako sa mga shirt na, katulad niya, suggest, Gildan, tsaka Totok Dalong. Marami, ano niya, tingin ko, nagiging problema mo lang, Zep, yung pagkakatiwalaan mo na entity dito sa Pilipinas. Parang doon ka nag-aalangan eh. Oo nga, actually meron na akong tinitignan na pwesto sa ano, sa may sa Pampanga. Pinag-usapan ba namin yung mga yung price na lang eh. Pagka okay 'yun, tuloy yung parang butik doon, tsaka printing 'yun. At tuloy mo 'yan kasi ho yung chef, susuportahan ka namin diyan. Itayo ang bandera sa ibang bansa, ang bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. Yun lang nga. Tingnan niyo, gagawa tayong commercial. Gagawa tayong commercial sa Italy. God bless yung floating line natin, floating line natin Philippines. Oh, yun yun. Nakikita ko yung vision mo. Maganda, maganda. Ayos, kasosyo set. Very good. Sinong next natin, mga kasosyo? Next po, si Romel Julian.